Hello Gemini, welcome dito sa akin channel, Kapalaran 888. Welcome guys, money, career, financial reading para sa inyong lahat. Timeless siya ng 2024, so pwede magsimula ng January hanggang December 2024 or within siya or nasa gitna ng 2024. So, maraming salamat dun sa mga Gemini na bagong subscribers natin, sa mga nagko-comment, sa mga nagla-like, sa nag-share. I hope na mag-stay kayo dito sa akin channel. Magustuhan nyo kung ano yung mensahe na ibinibigay sa atin ng ating universe. Okay, ng ating bara. Okay, so Gemini, may 3 cards ka dito. May iba sa'yo dito, Gemini, na kahit doon sa general reading mo, kung uulitin mo, sinasabi ng bara sa'yo dito na may kailangan kang bigyan ng focus this year. Kailangan mo mag-focus lalo na sa kumbaga para makaalis ka sa mga financial problems, scarcity, sa utang, paghihirap financial, Gemini. So nakikita natin dito na may ma-attract ka. It's either trabaho, it's either negosyo, it's either partnership, collaboration, attachment ngayong taon na ito na pwedeng makatulong sa'yo para makaalis ka sa problema financial. Okay? So, hindi ka dapat daw nagsasuffer, hindi mo dapat sinasacrifice yung success mo. Okay? So, yung mga old mindsets natin, old belief, kailangan natin yun na putuli na. Declutter, sinasabi ng baraha na this year, mas makakaramdam ka ng contentment, ng balance, if mag-focus ka sa positive lamang. So, kailangan mo ng, yun, mga unhealthy habits, old mindsets, old beliefs natin, yung mga paniniwala, panikopong-kopong. Huwag mo na yun na dalhin ngayong 2024. Okay? Kasi sinasabi ng brother dito na kailangan mong i-organize yung situation, yung steps mo, yung actions para sa mga susunod na taon. Diba? So, hindi ka dapat nag-i-stay doon sa nangyari sa nakaraan. Like, for example, may iba sa inyo na masyadong ang tawag dito, may tawag dyan eh, yung naniniwala kayo sa paniniwala, sa mapamahiin, parang ganon. Financial, sinasabi ng brother dito na maging liberated ka this 2024. Okay? Be free. Kailangan mong baguhin yung mindset mo, lalo na sa usaping pera, financial, kasi maraming ano ngayon, maraming posibleng offers na parang ano, hindi na yung makaluma. Like trabaho, may mga offers na like through internet, website, or kano pa man, na if makaluma yung paniniwala mo, hindi ka maniniwala na pwede kang kumita online. So, dito sinasabi ng bra, open yourself sa mga possibilities na pwede kang kumita, pwedeng makuha mo yung success financial. Okay, truth. Okay, so dito sinasabi ng barahan na may kailangan tayong tanggapin, like mga reality sa buhay natin na yon related pa rin dito na may mga paniniwala tayo na kailangan nating tanggapin na hindi na siya in ngayon, sa ngayon, di ba? May iba na against sa internet or sa kung ano pa man, but sinasabi ng braseo dito na eto na siya sa ngayon. Diba? Eto na ngayon, kailangan natin makaride on. Kung ano yung click sa ngayon, lalo na sa trabaho. Like kung may business ka, physical store, pwede ka din na kumita kung gagawa ka ng online store. Diba? So parang ganun. So kikita ka na physical at the same time online. Pero kung nasa old mindset ka pa rin na ayaw mo ng online kasi baka iniisip mo scam, ganyan, kailangan mong baguhin yon. Kailangan natin natanggapin yung realidad sa ngayon. Okay, conflict, defeat, heart chakra. So, nakikita natin dito guys na may mga issues sa buhay mo. Financial, pero related yung mga family members mo. Like for example, nasaktan ka sa ginawa sa'yo ng family members mo. Ninakawan ka, hindi ka binayaran sa utang or kano pa man, sinasabi ng brother dito na okay lang, huwag kang mag-alala kasi
maraming babalik sa'yo, Gemini. Okay? Nakikita natin yung mga conflict, yung mga competition, yung mga bagay-bagay na nagbibigay ng kaba sa buhay mo financial, ay posibleng magkakaroon ng harmony sa taong 2024. Oops. Okay, Gemini. Attachment, action, goddess of the moon. Oh, diba? So, nakikita natin dito na since it's a financial reading, mayroon dito na may recognition, rewards, awards na posibleng dumating sa'yo. So, if nasa company ka and feeling mo hindi na-appreciate ng boss mo yung ginagawa mo, this year may appreciation ka na matatanggap. May mga worries ka sa buhay financial na posibleng magkakaroon ng closure siya. Diba? Kasi nandito yung door to spirit and then attachment and action. May kailangan ka sigurong gawin sa ngayon, lalo na sa partnership. May mga tao sa paligid mo, Gemini, na gustong makipag-collaborate sa'yo. Like, negosyo siya. May mag-o-offer siguro sa'yo ng produkto, like, ibenta mo to, or kung business naman yan na ibang business, posibleng may mga taong gustong makipag-partner sa'yo. So, paki-comment sa comment section if ever na parang may napapansin mo na may nag-i-email sa'yo, may nag-chat, pero ini-ignore mo siya. So, basahin mo. Basahin mo yung mga ignored or mga spam messages mo. Kasi pwedeng sila ay makatulong sa kung ano man to na gusto mong mangyari. Lalo na sa partnership or negosyo. Oh, diba? So, yun. May mga nakahang kang plano, nakahang na trabaho. Ang nakikita natin dito yung mga plano mo pa nung mga plano pa ba nung panahon na yun nga, panahon ng walang-wala ka pa, parang ganun-ganito. And sinasabi dito, Gemini, na may good news, may balita ka na matatanggap na kailangan mong basahin yun, Gemini. So, ibig sabihin, if may mga ignored messages ka, chat, email, kailangan mo yun nabuksan. Kasi pwedeng yan ang good news, diba? Hindi mo alam siya, ito yung good news na matagal mo nang hinihintay, sagot doon sa mga paghihirap mo financial, diba? Like, nag-a-apply ka ng trabaho tapos hindi ka matanggap-tanggap. Pwedeng yung message na sinend sa'yo ay makatulong sa'yo para matanggap ka sa trabaho or para makakuha ka ng strategy kung paano ka sasagot sa interview o yung exam, ano ba yung laman ng exam ng company na yon, parang ganun. Okay, the Tower, Ace of Pentacles. Oh, nakikita mo tong tower na to. Ito yung past mo. Sinasabi ng Baraha sa'yo dito na this year, babalikan mo siya yung mga panahon na walang-wala ka talaga. Babalikan mo, Gemini, yung panahon na zero balance ka. O yung panahon na rejected ka. Yung panahon na parang feeling mo, yung worth mo ay sobrang zero worth, diba? Yung wala kang tiwala sa sarili mo kasi rejected ka. Okay? Yung panahon na sobrang painful na ito. Nakaranas ka ng rejection from family members, from friends, or sa mga katrabaho mo. But this year, sinasabi ng Barahan na yung rejection na naranasan mo ay may kapalit siya na new beginnings. Lalo na sa work. Itong Ace of Pentacles na to is pwedeng may mga mag-o-offer sa'yo na business, trabaho, or pwedeng yung papasukan mong trabaho ay siya talaga yung magiging susi para sa tagumpay mo. And may Hermit card ka. So, overall, ang sinasabi ng Hermit card na yan na ano man itong trabaho na papasukin mo this year or kung ano man itong ginagawa mo, ano man itong pinagkakaabalahan mo, siya yung magdadala ng liwanag sa buhay pinansyal mo. So, ibig sabihin, ano man itong ginagawa mo sa insider business or trabaho or nag-a-apply ka pa lang, siya yung makakatulong sa'yo para mapunan yung financial problems or masolusyonan, masagot yung mga financial issues sa buhay mo. And eto din yung magiging rason para makaalis ka na, diba, sa mga bandages, sa mga attachments, sa worries, or sa kung ano man to na feeling mo, siya yung pumipigil sa'yo sa success. Diba, yung parang kahit may trabaho ka, feeling mo stagnant, feeling mo
empty. So, eto na yung kasagutan. Darating ngayong 2024. Okay? Thank you guys and see you again. Bye!